Okay, good afternoon to each and every one of us. Right now, I would like to share some Bible na talaga po namang masasabi po nating classic na po, ano. At ito po ay nabili ko po sa Carousel. Medyo, ano po siyang halaga po nito ay 450 pesos. Actually, we made the transaction siguro almost 2 weeks from now. Kadarating lang po ngayon. And thank you, Jesus. At ito po ay napakagandang Bible. I highly recommend po ito. Alam niyo po kung bakit? Dahil pag sinabi po nating Living Bible, ang pagkasalin po rito ay napakababaw at madali nating mauunawaan yung gustong sabihin ni Jesus dito po sa panahon natin ngayon. So, tignan po natin ang mga some pages, no? Yan. Actually, ito po ay Crusade Edition, published for the Billy Graham Evangelist Association by Worldwide Publications. Yan. Ito po siya. Indicated po sa cover mismo ang sinasabi niya na Billy Graham Crusade Edition ng The Living Bible. Just for your information, ang Living Bible po ang pinaka-best-selling book sa Amerika sa taong 1973 hanggang taong 1974. So, number one book po sa Amerika to, best-selling. Ibig pong sabihin, ito po ay sikat na aklat during that time. Ayan. Ito po ay printed sa Amerika. Papakita ko po sa inyo. Teka. Ayan po siya. Ayan ang katibayan. Ito po ay printed sa the United States of America. Ito po yung pinamimigay ni Ginoong Billy Graham. Ito yung meron po silang crusades. Aba, pare-pareho pa tayong hindi pinapanganak during that time. Look at that. Ang ganda po ng fonts, no? Medyo ghostly po yung ano. Ghostly yung, ibig sabihin ng ghostly, manipis yung papel, kaya makikita mo ng konti lang naman. Pero okay lang yung kabilang page. Pero overall, ito po yung napakagandang Biblia. Marami pong tao ang may ganito noon, especially mga kabataan during 1970s. Kaya ito ay number one book sa Amerika. Napakagandang panahon po noon. Kasi ang number one book sa pinakamalaking bansa sa buong mundo ay ang salita ni Jesus, no? Pero wala pa tayo noon eh. Hindi pa tayo pinapanganak. So, nag-iiba po ang panahon. Kaya lang po, pansin ko, tuwing binubuklat mo siyang ganyan, medyo meron siyang kahirapang ibuksan or buksanin, no? Dahil, yeah, parang masyadong na-tighten yata yung pagkadikit. Ganun pa man, it's a good Bible. So, at least nagkaroon ako nito kasi yung Living Bible namin medyo mabigat. Ito pwedeng dalhin sa bag pag nag-evangelize. Maganda pong gamitin ang Living Bible pag nag-evangelize. Dahil, sabi ko nga, di ba, yung kanyang mga wordings, napaka, ano po, simple. Tingnan natin ang John chapter 1 verse 1. Basahin natin ang sample. Paganda, no? Ayan, John chapter 1 verse 1. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Ayan. Amen. Tapos sa pagdating mo naman sa 14, sana ba yung 14? Teka lang po ah. Ayun, sa baba. And Christ became a human being and lived here on earth among us and was full of loving forgiveness and truth. I like that. Itong katibayan na si Jesus ay Diyos. Nandito talaga oh. Binigyan din ng Living Bible na si Jesus ay Diyos. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. He created everything there is. Nothing exists that he didn't make. Eternal life is in him, and this life gives light to all mankind. His life is the light that shines through the darkness, and the darkness can never extinguish it. I love it.
Yan ang katibayan na si Jesus ang makapangyarihang Diyos sa lahat. Yan. Matatagpuan niyo po yan sa The Living Bible. Napaka-specific ng The Living Bible siya. So ito po dapat ang salin na gagamitin natin, no? Another thing na maganda rito, let not your heart be troubled. Ito po ay nasa John chapter 4, nasa John chapter 14 verse 1. Sabi, let not your heart be troubled. You are trusting God, now trust in me. Wow. Napakabigat na mga pananalita ng Panginoong Hesukristo, pero very meaningful, no? Tingnan natin yung mga Romans yan. Siyempre, Romans chapter 8 tayo pupunta dahil ayan ang ating pinanghahawakan sa ating mga turo, sa ating mga sineshare dito sa mga vlogs natin. Na sobrang nipis mo ng face ito, mahirap po siyang ibuklat kung saan ka pupunta. Kaya mabuti lang na invento na yung digital para sa phone na lang, phones na lang natin, ano po. Pero okay pa rin may ganito. Ayan po. So there is now no condemnation awaiting those who belong to Christ Jesus. I love it. Ang Living Bible po ang isa sa pinaka-perfect na salin ng Biblia according sa mga theologians. Isa pinaka-perfect na translation ito. I can say susunod dito sa King James Version na perfect sa kagandahan, no? Para sa akin, ha? Kasi daddy ko itong Bible niya. Kanya-kanya tayo ng opinion. Tsaka paborito ko rin yung NASB, NKJV. Kasi ang NKJV yun ang New King James Version of the Bible. Okay? Ephesians chapter 2. Teka. Ito na ba yun? Sa kabila pa yata eh. Maliit lang yung headings niya kaya minsan. Teka. Ito na pala yun. Teka. Because of His kindness, you have been saved through trusting Christ. And even trusting is not of yourselves. Ang ganda. It too is a gift from God. Salvation is not a reward for the good we have done. So none of us can take any credit for it. It is God Himself who has made us what we are and given us new lives from Christ Jesus. And long ages ago, He planned that we should spend these lives in helping others. Sabihin, paano natin tutulungan ang iba to share the good news of Jesus Christ. Some may oppose us, some may, you know, throw some bad words along the way sa atin, pero sabi ni Jesus, it's better na ipahayag natin ang kanyang mga salita. Yan. It's a very good Bible. So, yan. Tingnan natin dito. Ayan, may mga bakante rin siyang mga pages, no? Para kung gusto niyo magsulat. Personally, ang Bible ko, sinusulatan ko talaga. Ayan. Tingnan natin yung Revelation. The Revelation, ayan. Ito na po ang pinakahuling aklat sa Bible. So, okay. Ayan po, yung likod niya, ganyan. Okay. Wait. If you wish to read this, you can pause this video. Promise, mababasa nyo. Eh, teka, yung cellphone ko, inano ko yung cellphone ko para mabasa nyo. Okay? So, ayan ang ating The Living Bible review ng Living Bible na pinamagatang Billy Graham Crusade Edition. Kilala niyo po ba si Billy Graham? Siya po ay napakahusay na preacher, no? Especially noong 1940s, 50s, 60s. Ito nga po 70s. So, ayun. Kaya ako naman po ay hihingi ng favor sa inyo. If you're not yet a subscriber dito sa channel na ito, consider niyo naman po sana mag-subscribe na kayo. Share this wonderful video. Share the love of Jesus. And siyempre, ito po ay salita ng Panginoong Jesus. Mas maganda po i-share po natin ito para yung mga tao na makakapanood nito, pag share nyo, ay magkaroon din po ng interest sa mga words ni Jesus. Thank you. And Jesus truly loves us all.